Ang pag-ibig ay masasabing isang instrumento upang maging maligaya ang isang tao. Ngunit minsan ay nagiging instrumento rin po ito ng kalungkutan at hapdi sa puso. Lalo na at labis mong mahal ang isang tao, pagkatapos ay bigla siyang babawiin sa iyo. Nasabi ko ito sapagkat may kinalaman dito ang storyang ibabahagi ko sa inyo. Tawagin mo na lamang ako bilang Mariano. Nasa late 30s na ako sa ngayon at nagtatrabaho bilang isang receptionist sa isang hotel. Balang ikikwento ko sa inyo ay nangyari noong 2009 pa. Inaamin ko, Papa Dudut, noong medyo bata-bata pa ako, ay isa akong playboy. Hindi naman ako mistiso at kasing gwapo ng mga artista, ng kapuso, pero masasabi ko namang malakas ang sex appeal ko. Kaya maraming babae ang nahuhumaling sa akin. Although maraming babae na ang dumating sa buhay ko ay wala ni isa sa kanila ang sineryoso ko. Karamihan kasi sa kanila ay mga pampalipas oras lamang. Pero magiging seryoso din ako sa babae kapag nahanap ko sa kanila ang katangiang hinahanap ko, isang wife material. Ngunit hindi ko mahanap-hanap ang katangiang yon sa mga nami-meet kong babae hanggang isang araw. Habang naghahanap ako ng bagong kachat sa internet ay nakilala ko ang isang babae na tila sagot sa matagal ko nang hinahanap. Hanip ka, paring Mariano? Matinig ka pa rin sa chicks? Oh, ano, kumusta naman ang bago mong kachat? Naghubad na ba siya sa iyo sa cam? Pilyong tanong sa akin ni Leandro nang mahuli niya akong nakikipag-chat noon sa loob ng isang computer shop. Sira, disenteng babae ang kachat ko ngayon. Natatawa kong sagot sa aking kaibigan. Well, aaminin kong first time ko makipag-chat noon sa isang disenteng babae. Dati kasi puro mga sexing babae na handang maghubad anytime ang chinachat ko. Disente talaga? Kailan ka pa nakipag-chat sa disenteng babae, ha, Mariano? Hindi makapaniwala si Leandro ng sandaling yon. Teka, sino nga ulit yung kachat mo? Kakikilala ko pa lang sa kanya, ngayon lang. Inaalam ko pa lang ang pangalan niya. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos ay mabilis namang nag-reply ang kachat ko. O heto na palang reply niya. Sabi ko kay Leandro para mabasa niya. Hi, I'm Leah, 28 years old from Makati City. Masaya ako dahil nag-reply ka sa invitation ko makipagkaibigan. Salamat ulit. By the way, what's your name? Ayan ang sabi niya sa reply. Ano, Mariano? Re-replyan mo ba? Siyempre naman. Nasasabi kong sagot noon kay Leandro matapos niyang basahin ang sagot sa akin ni Leah sa chat. Teka, Mariano. Nagpadala ka na ba ng picture mo sa kanya? Tanong ng kaibigan ko sa akin. Oo naman. Actually, na-add na niya ako sa MySpace dati. Kaso pretty reckless ang name niya ron. Kaya tinanong ko ngayon ang totoong pangalan niya. Leah? Maganda naman ang pangalan niya. Ang kwento ko naman. Ano naman ang itsura niya? Curious at tila nasasabik na tanong ni Leandro. Sa totoo lang ay hindi ko pa nakikita ang picture niya. Sa MySpace account kasi, picture ng cartoon character ang profile picture niya. Napataas naman ang kilay si Leandro sa sagot ko. Naku, delikado yun, Mariano. Sabi pa niya sa akin. Bakit naman? Nagtataka kong tanong sa kanya. Bago ka nakipag-chat sa kanya inalam mo muna sana ang totoo niyang mukha. Malay mo mukha pala siyang kabayo. Sige, ikaw din. Natatawang babala sa akin ang aking kaibigan. Ay nako, paring Leandro. Bihasang bihasa na ako sa ganyan. Ilang beses na rin ako nakipag-meet sa mga babae. Based on my experience, kung sino pa yung sinesekreto ang mukha nila, sila pa yung talagang may itsura. Hindi katulad nung iba na akala mo yung gaganda sa mga profile pictures nila pero mga poser lang pala. Pagmamalaki ko. Makipag-meet up ka sa kanya. Besides, wala namang mawawala sa'yo, lalaki ka. Suggestion pa niya sa akin. Unless nagpapanggap lang yung babae at isa pala siyang bakla. Delikado ka. Natatawang biro pa niya sa akin.
Sige, kukumbinsin ko siya na makipag-meet up sa akin. Yun na lamang ang sabi ko, Papa Dudut, kay Leandro pagkatapos ay nagpatuloy na ako sa pakipag-chat sa mystery girl na si Lia. Sa totoo lang, habang kachat ko si Lia ay nakaramdam na ako ng connection between her. Madali naming nakabagayan ng loob ang isa't isa at naging magkaibigan kami, Papa Dudut. Kahit na sa chat pa lamang kami nag-uusap noon ay alam ko nang may kahihinatnan ang aming pagkakaibigan. Kaya agad ko siyang kinumbinse na makipagkita sa akin. Nung una ay medyo nag-aalinlangan siya. Hindi dahil sa wala siyang tiwala sa akin kundi nahihiya daw siya. Pero sa bandang huli dahil sa pamimilit ko ay nakumbinse ko siya. Kaya isang araw ay nagpa siya kaming magkita sa isang restaurant. Excuse me? Are you Mariano? Tanong sa akin ang isang babae. Pagkalingon ko sa kanya ay nanlaki ang mga mata ko sa labis na pagkagulat. Ako nga si Mariano. Nauutal kong sagot sa kanya. Ikaw si Lia? Nahihiyang tumango siya sa akin bilang sagot. I'm sorry Mariano. Alam ko magugulat ka sa itsura ko. Pasensya na kung hindi ko sinabi sa iyo kaagad. Malungkot at tila apologetic niya ang sagot sa akin. Hindi Lia, huwag kang mag-sorry sa akin. Okay lang sa akin ang itsura mo, wala sa akin yun. Ang sabi ko noon sa kanya habang nakatingin sa kanyang mukha. Pasensya na talaga Mariano. Nahihiya niyang sabi sa akin. Wala sa akin yun Lia. Kahit na ano pang itsura mo, tanggap ko. Paniniguro ko naman sa kanya. Actually masaya ako kasi na-meet din kita sa wakas. Salamat Mariano. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang nahihiya bagamat sweet ng ngiti. Alam mo Lia, sa totoo lang ay maganda kang babae. Ang puri ko sa kanya. Pero tanong ko lang, kung okay lang sa'yo, bakit ka nagkaganyan? May sakit ako, actually may breast cancer ako. Kaya ganito ang itsura ko. Malungkot niya ang sagot sa akin. Nakaramdam naman ako ng labis na kalungkutan at awa dahil sa sinabi niya. I'm sorry to hear that. Kaya pala manipis na ang buhok mo sa ulo. Mariano, sigurado ka bang masaya ka at na-meet mo ko? Hindi ka ba disappointed? Tanong niya sa akin. Masaya ako at saka bakit ako madidisappoint? Ang sabi ko naman sa kanya. Siyempre na-expect mo na maganda ako kasi gwapo ka. Umiling ako sa kanyang sinabi. Huwag mong i-down ang sarili mo Lia. Maniwala ka sa akin, maganda ka Lia. Insist ko sa kanya. Alam mo ba Lia na breast cancer yan ang sakit ng nanay ko? Ikinamatay niya yon. Kaya malaki ang pakikisimpatya ko sa mga katulad mo may sakit na ganyan. Pero di bale Lia, naniniwala ko na masosurvive mo yan. Kaya mo yan. Agad ko namang nakitang sumaya ang itsura ni Lia dahil sa aking positivity. Sana nga Mariano. Ay nako, kalimutan na natin ang mga sakit-sakit na yan. Dapat magsaya tayo sa una nating meet-up, ang sabi ko sa kanya. Since ngayon lang tayo nag-meet ng personal, bakit di natin simulan ang pagkapakilala sa isa't isa? Well, I'm Mariano, 25 years old at kasalukuyan akong receptionist sa isang hotel. Ano pa ba? Habis ko ay internet surfing, making friends at syempre mahilig akong kumanta. Pakilala ko sa kanya. Nakita ko naman ang paghanga ni Lia sa mga sinabi ko sa kanya. Talaga Mariano, magaling kang kumanta? Napahagigik naman ako sa huling pangungusap na sinabi niya. Mahilig akong kumanta. Pero hindi ako magaling ha. Correct ako sa kanya. Aminin ko sa iyo Lia na nasisintunado rin ako. Pero sinasabi ko sa iyo na magaling ako sa mga video, okay? At saka gusto kong idagdag na magaling akong magpatugtog ng gitara. Talaga? Wow naman! Ang wika ni Lia sa akin. Pagkatapos noon ay siya naman ang nag-introduce sa kanyang sarili. Well, I'm Lia, 28 years old. Mascom graduate at dating nagsusulat sa isang magazine. Mga negosyante ang mga magulang ko. Magaling akong gumuhit tapos katulad mo, mahilig din akong kumanta. Tapos marunong din ako magpatugtog ng plauta.
Friendly din ako at saka fluent ako sa Spanish. Samantala, aaminin kong na-impress naman ako sa bago kong kaibigan. Pagkatapos noon ay marami pa kaming pinagkwentuhan at nakarelate talaga ako sa kanya. Marami din kaming pagkakapareho at hilig. Kaya sa ilang minutong kwentuhan namin noon ay masasabi kong naka-vibes ko talaga siya. Pansin ko lang, ang dami nating pagkakapareho. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ang sabi ko sa kanya. Ano naman yun, Mariano? Curious niyang tanong sa akin. Malay mo, baka we're meant for each other? Sagot ko sa kanya. Natawa na lamang si Leah sa sinabi ko. Ikaw ha, Mariano, masyado kang assuming. Kinukuha mong loob ko ha, ang sabi pa niya sa akin kinalaunan. Well, ganito talaga ako. Masyadong assuming pero malay mo nga. Sabi ko na lamang sa kanya. At doon na nagsimulang makulay kong buhay kasama si Leah. Papadudot, madaling nakuha ni Leah ang loob ko. Bukod kasi sa mabait, masaya at may sense siyang kausap. Sa pag-uusap din namin ay na-realize ko na isang matalino at madiskarteng babae si Leah. Na siyang hinahanap ko sa isang babae. Simula noon ay nagpatuloy ang pakikipagkaibigan ko kay Leah. Naging madalas ang komunikasyon namin sa isa't isa. Sa chat man o sa text, nagtatawagan din kami at madalas ay lumalabas kaming dalawa upang mamasyal at maglibang. Palagi kaming pumupunta sa mga videoke bars upang magkantahan. Kung minsan ay pumupunta kaming dalawa sa park upang magpatugtog ng gitara habang kumakanta si Leah. Dahil sa naging madalas ang aming pagsasama, ay hindi ko namalayang unti-unti nang nahuhulog ang loob namin sa isa't isa hanggang sa mauwi ito sa pag-iibigan. Samantala, isang araw pagkalabas niya noon ng ospital ay inaya ko siyang mamasyal sa luneta. Doon ay pinanood namin ang paglubog ng araw. Leah, salamat pala sa pagsama mo sa akin ha. Kahit na kakalabas mo pa lang ng ospital nung isang araw. Alam mo, Leah, pinasaya mo ang kaarawan ko, ang sabi ko noon sa kanya. Nagulat naman si Leah sa mga sinabi ko. Ha? Birthday mo ngayon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana nabigyan man lang kita ng regalo, ang sabi pa niya sa akin. Pero sa halip na ako ang regaluhan ay ako pa noon na nagbigay ng regalo sa pinaka-espesyal na babae sa aking buhay. Wow, ang daming regalo naman ito. Teka, dapat ako nagiregalo sa iyo, hindi ikaw. Concerned na wika ni Leah sa akin. Basta buksan mo na lang yung mga regalo ko sa iyo. Nakangiting wika ko sa kanya. At iniisa-isang buksan ni Leah ang mga binigay ko sa kanya. Wow, Mariano, ang ganda nitong bandana. At etong scarf na pink, ang ganda. Teka, mabuksan nga itong isang kahon. Wow, Mariano, ang ganda nitong plauta. Alam mo ba, Mariano, matagal na akong hindi nakakatugdog nito simula nang mawala yung binigay sa akin na plauta ng aking tatay. Naku, maraming salamat talaga, Mariano. Tuwang-tuwa ng wika ni Leah sa akin. You're welcome, ang sabi ko naman sa kanya. Pero nahihiya ako sa iyo kasi ako dapat ang magbigay ng regalo. Anyway, ihabol ko na lang ang regalo ko sa iyo bukas, pangako niya sa akin. Naku, wag na, Leah. Alam mo bang regalo nang maituturing ang makasama ka sa espesyal kong araw? You know what, Leah? You have the gift of making people happy. Isa na ako noon. Hindi matutumbasan ang alinmang material na bagay ang kasiyahang nasa puso ko ngayon dahil kasama kita, ang sabi ko sa kanya. Medyo nagigilty lang ako because instead of me making this day memorable for you, ikaw pa yung gumagawa ng hakbang para maging memorable ang araw na ito sa akin. Malungkot niyang wika. I beg to disagree, Leah. Kasi nagiging memorable ang araw na ito dahil sa presensya mo, lalo na kapag nasusulyapan ko ang maganda mong ngiti. Pagkatapos noon ay may ipinagtapat na ako sa kanya. Alam mo bang unang kita ko pa lang sa iyo,
ay na love at first sight na ako. Simula noon ay hindi na kita matanggal sa isipan ko. Lia, ikaw din na nagpapasigla sa buhay ko. At saka Lia, ikaw bali ang first love ko. Oo, inaamin kong marami na akong nakasalamuhang mga babae pero hindi ko sila pinansin. Ikaw lamang ang nakahuli ng puso ko. Ipinangako ko noon sa sarili ko na kung sino ang first love ko, ay siya na rin last love ko, pahayag ko sa kanya. Hinalikan naman ako ni Lia pagkatapos noon. Mahal din kita, Mariano. Dahil sa iyo ay nakakalimutan ko ang mga problema ko. Ang sakit ko. Ikaw ang nagbibigay ng pag-asa sa akin, Mariano. Kaya ako nabubuhay ngayon eh dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Aniya habang pinagmamasdan na namin ng tuluyan ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Naging masaya ang relasyon namin ni Lia pagkatapos noon. Noong mga panahon na yon ay pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Nagpapasalamat din ako sa Diyos sapagkat nahanap ko na rin ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Mula sa pagiging playboy ay binago ni Lia ang aking pananaw, lalo na sa pag-ibig. Doon ay sineryoso ko na ang pag-ibig ko sa kanya. Pero papadudot ng mga panahon ding yon ay nangamba ako sa kalagayan ni Lia. Wala kasing kasiguraduhan na makakasama ko ng matagal ang babaeng mahal ko sapagkat may iniinda siyang sakit na pwede niyang ikamatay anumang oras. Natatakot ako noon na mawala sa akin si Lia. Ilang buwan nang lumipas simula ng maging girlfriend ko si Lia ay kinakitaan na siya ng panghihina at madalas na pagkakasakit nila ng kanyang cancer. Labis ako nag-worry para kay Lia. Araw-araw akong nagdarasal sa Diyos na sana'y pagalingin niya ang aking girlfriend at pahabain pa niya ang kanyang buhay. Ngunit nagpatuloy ang panghihina ng katawan ni Lia. Hindi na rin responsive ang kanyang katawan sa mga gamot na iniinom niya. Dahil doon ay lalo akong kinabahan. Palagi akong nasa tabi ng aking girlfriend upang palakasin ang kanyang loob. Ginawa ko na rin ang lahat upang ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ngunit isang araw ay dumating ang isang revelasyon na siyang nagpagiba sa pag-asa kong makakasama ko pa siya ng matagal. Ang babaeng pinakamamahal ko. Mariano, natatakot ako. Wika sa akin ni Lia habang dinadalaw ko siya noon sa ospital. Huwag kang matakot, Lia. Lakasan mo ang loob mo. Alam ko ang pagagalingin ka rin ng Diyos. At saka lagi mong tatandaan na narito lamang ako sa tabi mo. Pag-aalo ko sa kanya. Pakiramdam ko'y lalong lumala ang sakit ko. Walang epekto ang mga kimo ko. Bukod sa hindi umeepekto ang mga ipinayo nilang gamot sa akin, Mariano ay pagod na ako. Tila naiiyak niyang sabi sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Lia. May papangako mo ba sa akin na hindi mo ko iiwanan? Please, Lia, lakasan mo ang loob mo. Magpakatatag ka. Yun ang sinabi ko sa kanya. Nagbabaka sakaling lumakas ang kanyang loob at lumaban para sa kanyang buhay. Samantala habang natutulog si Lia ay kinausap ako ng doktor tungkol sa update ng kalusugan ng girlfriend ko. According to the results, we found out na kumalat na ang cancer cells sa ibang parte ng katawan ni Lia. I'm sorry but I have to tell you this. May taning na ang buhay ng girlfriend mo. Papadudot, labis akong nagulantang sa mga sinabi ng doktor at luhan akong napatanaw sa natutulog ng si Lia. Hindi ko matanggap na bilang na ang mga araw ng pagsasama namin. Halos gumuho ang mundo ko at nang malaman yun ni Lia ay labis din siyang nalungkot. Pero pinilit kong maging matatag noon alang-alang kay Lia. Palagi ko siyang pinapayuhan na magpalakas at huwag alalahanin ang sinabi ng doktor sa kanya. Ako naman ay pinilit kong maging positibo at umaasa na sana mali ang sinabi ng doktor at humaba pa ang buhay ni Lia.
Kahit na may taning na ang buhay ni Leah, ay ginawa ko ang lahat upang maging masaya ang nalalabing araw niya sa lupa. Sa mga araw na yon ay ipinakita at pinadama ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at ka-espesyal siya sa akin. Si Leah naman ay naramdaman ko noon na masayang masaya siya sa bawat araw na magkasama kami. Hanggang sa nagdesisyon akong pakasalan na ang aking girlfriend. Sinurpresa ko noon si Leah at bagamat nagulat siya, ay masaya pa rin kaming nagpakasal sa loob ng ospital. It was a night to remember. Nag-celebrate din kami kasama ng ilang malalapit na kaibigan at kapamilya. Pagkatapos ay kinantahan ko pa siya ng paborito niyang kanta na Vivo Muriendo ni Luis Fonsi. Oo, kahit na magkabalubaluktot ang dila ko dahil Spanish ang kanta, ay okay lang sa akin. Naitawid ko pa rin naman ang kanta at labis yung nagustuhan nang noon ay asawa ko na. Papadudot, naging masaya ang bawat sandali namin ni Leah bilang mag-asawa. Pakiramdam namin kami lang dalawa ang nasa mundo habang kami ay puno ng pagmamahalan. Pero sa pagdaan ng mga araw ay hindi ko maiwasang matakot na mawawala sa akin ang aking asawa. Habang lumalapit ang tanging ng doktor kay Leah ay patuloy ako sa pagdarasal na sana ay magkaroon ng himala at humaba pa ang buhay ng aking asawa. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan ko siyang dalhin sa beach sa Bataan kung saan ay makikita ang magandang paglubog ng araw. Salamat mahal ko sa pagdala mo sa akin dito sa Dalampasigan. Nakagagaan ang pakiramdam ang paligid. Nangihina pero masayang wika sa akin ni Leah. Naka-wheelchair na siya ng panahon na yon at sobra nang nangihina ang kanyang katawan. At worth it naman ang maraming sakripisyo dahil nakikita kong masaya ang aking asawa. Hindi ba ang sabi ko sa iyo kahit saan mo gustong pumunta ay dadaling kita sa abot na makakaya ko? Basta makita lang kitang masaya, ang wika ko sa kanya. Salamat Mariano for giving me this wonderful present. Ang maging asawa mo. Pagkatapos ay may tinuro siya sa hindi kalayuan. Tinan mo yung mga batang nagsasaranggola doon, no? Ang cute nilang pagmasdan, ang sabi pa niya sa akin. Nakakainggit ang mga batang yun, no? Bakit naman? Nagtataka kong tanong sa kanya. Eh kasi parang ang gaan ang pakiramdam nila. Malayang malaya silang nakagagalaw at higit sa lahat ay walang iniindang sakit. Hindi katulad ko na nakakulong sa silyang digulong na ito. At anumang oras ay pwede akong kuhanin ng Diyos, ang wika sa akin ni Leah. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Di ba ang pangako mo sa akin? Hindi mo ko iiwanan? Concerned na wika ako noon sa aking asawa. Oo Mariano, natatandaan ko yon at dadalhin ko ang pangakong yon saan man ako dalhin ang tadhana. Yun naman ang paniniguro niya sa akin. Leah, okay ka lang ba? May bumabagabag ba sa'yo? Malungkot kong tanong sa kanya. Kung sakaling kunin ako ng Diyos, heto ang tatandaan mo. Dadalhin ko pa rin ang pangakong binitawang ko sa'yo na hindi kita iiwanan kailanman. Maaring ang katawang tao ko lang ang mawawala pero nananatili rin ako sa tabi mo, sa puso mo. Patuloy kitang mamahalin saan man ako pumunta. Yun naman ang binitawan niyang pangako sa akin na siyang nagpaiyak ng todo sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay, Leah. Lakasan mo ang loob mo. Agad namang pinunasan ni Leah nang hawak niyang panyo ang mga luha sa aking mata. Mahal ko, maraming salamat dahil minahal mo ako at naging bahagi ka ng buhay ko. Hindi kita makakalimutan Mariano. Ang wika pa niya sa akin nang muli siyang humarap sa palubog na araw. Umiyak lamang ako noon at napayakap sa kanya. Palubog na ang araw, Han. Alam mo bang matagal ko nang pinapangarap na pagmasdan ang paglubog ng araw habang nasa tabi kita? What could be more beautiful than to watch the sunset with my beloved husband on my side? Ang sabi pa niya sa akin. Mariano, huwag ka nang umiyak please. Sige, hindi na ako iiyak.
Pero pakiusap sana na huwag mo naman akong takutin, Lia. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Yun naman ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay sabay naming nilanghap ang sariwang simoy ng hangin. Pagkatapos ay kinantahan ko pa siya ng kanyang paboritong kanta. Ngunit hindi ko noon namalayan na unti-unti na pala niyang pinipikit ang kanyang mga mata para mamahinga ng habang buhay. Papadudot dumating din ang kinakatakutan ko, ang maging byudo. Labis akong nasaktan dahil kinuha na sa akin ang aking asawa. Kahit na masakit ay pinilit kong tanggapin na wala na si Lia. Pero kahit wala na ang pisikal na katawan niya sa lupa ay nananatili pa rin siya sa loob ng aking puso. At siya lamang ang mamahalin ko habang buhay ako. Sa ngayon ay maraming taon na ang lumipas at hindi ko pa rin makalimutan si Lia. Pilit kong ibinabaling ang atensyon ko sa aking trabaho at sa mga mahal ko sa buhay, lalo na sa aking mga batang pamangkin na siyang madalas magpasaya sa akin. Madalas din kaming gumigimik ni Leandro at ng iba kong mga kaibigan. Bagamat maraming babae ang inirereto sa akin ni Leandro, ay wala akong pinapansin sa kanila. Para sa akin kasi ay isa lamang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. At yon ay ang asawa ko. Ibubuhos ko na lamang ang pagmamahal ko sa aking mga kaanak at kaibigan. Papadudot, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking sulat at umaasa ako na mapipili ang aking storya na i-upload sa iyong YouTube channel. Alam kong masaya na si Lia sa piling ng Panginoon at hindi ko pa rin maiwasan ang malungkot, pero alam ko na balang araw kapag dumating na ang oras ay magkikita rin kami ng aking asawa. Muli ay maraming salamat sa iyo at sa bumubuo ng iyong programa. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Mariano. Nakakalungkot ang ibinahaging kwento ni Mariano sa atin, mga ka-online. Ngunit ipinakita lamang nito na meron pa rin mga taong wagas kung magmahal. Ipinakita sa atin ni Mariano na sobrang devoted siya sa kanyang asawang si Lia at wala sa plano niyang palitan yon sa puso niya. Yun ang isa sa mga kahangahangang katangian niya at masasabi kong maswerte pa rin si Lia dahil naging parte ng kanyang buhay ang isang lalaking katulad ni Mariano. Muli, maraming salamat, Mariano, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories, at alam naming masaya ka na rin sa buhay dahil kahit wala na si Lia ay nananatili pa rin ang mga alaala niya sa iyong puso at isipan. God bless sa iyo at sana'y magpatuloy pa ang pagdaloy ng swerte sa iyong buhay. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.